this is Weng and welcome back dito sa ating YouTube channel. So, another Puritans Pride review. Yes, of course, because alam niyo na may tayong bibili ng ng mga anek-anek MMS sa Puritans Pride, and marami na rin naman ako mga products nila na na-take ko aside from the glutathione that we have reviewed sa previous vlog. Ayan. So ang medyo hindi ko lang bet masyado dun sa mga products siguro na na-try ko sa kanila, which is yung collagen medyo malalaki kasi talaga, pero carry mong bumbells naman, no, medyo nalalakihan lang talaga ako dun sa collagen. And eto namang melatonin, kung gaano kalaki yung melatonin, gano'n namang kaliit. I mean, kung gaano kalaki yung collagen, yun namang melatonin niya ay sobrang liliit. Look at this. Yung liliit. Ayan. So, as in, hindi ko siya pwedeng hawakan, so silipin nyo na lang. Ayan, sobrang liliit niya. Kasi hindi ko pa siya pwedeng itake. Kasi commonly kapag nag-review ako, pag itake ko, kapag kakailangan ko na, hindi kita pwedeng hawakan. It's because, yun na nga, mamaya pang gabi ito. Okay, this is melatonin nighttime sleep aid. Okay, this is vegetarian dietary supplement. Nakalimutan ko yung presyo nito, pero I believe mga nasa 300 plus ko lang ito nabili, kasi nabili ko yata to na meron akong coupon. Okay, so nagtatake ako ng melatonin kasi nga medyo hirap akong matulog. And yung melatonin naman is suggested naman ng doctor. So pinagtatake niya ako ng 2 capsule of melatonin, which is equivalent to 6 milligrams. Kaya kapag nag-take ako nito, dalawa. Kaya, yon. Pero, sa ang talagang suggested lang, kasi yun ang sinadjust ng doktor, so kaya yun ang tinitake ko. Ngayon, okay lang din naman kahit isa. Sabi nga nung iba masyado daw maliit, baka hindi effect. Hindi naman. 3 milligram pa rin po yung melatonin content nito, kaya kahit isang piraso lang ang itake mo, effective pa rin naman siya. Pero sa case ko, dahil nga ang nirecommend sa akin ay dalawa, so nagtitake ko ng dalawa. So ngayon, ano na nga yung experience ko dito sa melatonin? Of course, tinitake ko to before bedtime. So, siguro dahil dala na rin ng pagod, madali akong nakakatulog. And na-try ko rin naman na nag-take ako ng melatonin na isang piraso lang nito. It is effective. However, mas effective talaga kapag dalawa yung tinitake ko. Kasi mas talagang malalim na malalim yung tulog ko. Kasi sometimes, kapag hindi ako nakakatulog, sometimes ang iniinom ko ay Benadryl. Yung Benadryl na, iniinom ko yun. And which is, hindi siya good sa health natin kapag nag-take ka ng mga, actually kasi siya, gamot kasi siya. Para siyang gamot sa allergy. And hindi siya maganda kung palagi mo siyang iinomin. Unlike kapag mag-take ka ng melatonin, which is, kumbaga talaga to eh, sleeping aid talaga siya, hindi naman siya masama. Kasi yung melatonin naman is commonly na pinoproduce ng ating katawan yan. And as we go older, limbawa tumatanda na tayo, sometimes nababawasan na yung melatonin production ng ating katawan. Kaya medyo nahihirapan tayo na matulog. So that's why minsan kakapit tayo sa mga supplement. Ayan. Para ikaw ay makatulog ng mahimbing. Okay, so far naman okay siya. Pero kanina umaga, na-feel ko parang nakulangan ako. Hindi ko alam kung dahil sobrang pagod na ako. Tapos, natake nga ako ng dalawa. Tapos parang haba-haba ng tulog ko. Tapos hindi ako magising hanggang sumakit na yung isang mata. Kasi pinipilit kong gumising. Dahil nga, meron akong report ngayong umaga sa PhD. Oh, by the way, speaking of PhD, rarakitan ko kayo ha, para syempre para kumita naman sa teacher ko, maituloy natin na mag-PhD, no? Magpa-ano naman kayo sa akin. Kapag kailangan nyo ng research consultant o may naghanap sa inyo ng research consultant, recommend nyo naman ako. And dyan yung link or yung email na pwede nyong pag-emailan sa akin sa description box. Syempre, hindi siya free. So, hindi siya free of charge. Pero, dahil baguhan pa lang, syempre, ma-affordable pa ang paniniyan. Ayun. So far naman, super effective yung sa akin is, and maganda siyang sleeping aid. At the same time, mura siya. So, as compared to other mga branded na nasa drugstore, kinompute ko, mura siya. Kasi yung mga branded na commonly nasa 15 pesos ang isang capsule, yung 3 milligrams. So, yung 15 pesos i-times mo ba, i-multiply mo by 10, that is 150 pesos, that is for 10 days. And then, kung 30 days yon, and then, ibig sabihin, that is 450 pesos. So, kung pinagtitake ako ng dalawang capsule, abot din yun ng 900 pesos. Am I right? Oo, 900. Hindi lang saktong 15, minsan lagpas pa. Iba nga 17 pa. So, eto, 120 tablets ang laman. Matitake ko siya for 2 months. And sa dalawang buwan na yon, 300 plus lang yung pagkakabili ko sa kanya. Tama ba? Let me check. Guys, ha? Baka mamaya nagbibida ako dito. Hindi naman pala to, Wait, titingnan natin. Para just to make sure, baka mali yung kalkulasyon ko.
Oh, tama. It's only 350 pesos sa Puritans Pride PH. Okay, 350 pesos. Very affordable, very effective, and very worth it siya. Kung naghahanap ka ng best sleeping aid, sa mga hindi makatulog yan, subukan nyo to. And of course, syempre, this is not sleeping pills, ha? Kaya huwag nyo asahan na kapag tinig nyo to for the first time, makakalamdam kayo. It is natural sleeping aid. Hindi siya sleeping pills na talagang pupera sa hanggang matulog. Makakatulong siya para ma-relax at makatulog ka. Pero hindi siya sleeping pills. Okay? So, minsan, may mga pagkakataon na bago ito umi-epekto, ay kailangan mo mag-intay ng ilang araw. Okay? Minsan, linggo, o minsan, yung iba buwan bago makakalaman yung epekto. Pero, kapag hindi naman siguro worse ang insomnia mo, o ano naman, minsan naman talagang umi-epekto naman siya kaagad. Minsan sa unang inom pa lang, okay na. Ayan, so yun lang guys. That's all for this video. I highly recommend this Puritans Pride Melatonin. Very affordable, very effective, and syempre, available siya sa online, kaya madali siyang mabili. Yan. So yun lang. See you on my next video. Bye!